Humarap na sa Department of Education ang pamunuan ng nagsarang bigla na kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City para ipaliwanag ang dahilan ng pagsasarang bigla ng paaralan at ang kalagayan ng refund sa mga nakapagbayad na ng matrikula. Pero sa naging panayam ng teleradyo, nireklamo ng mga magulang, isa dito si Mrs. Ana Noceliado, ang hindi pagkakabilang sa listahan ng makakatanggap na refund sa kabila ng pagbabayad ng halos 200,000 piso na matrikula sa kanyang tatlong anak. Meron bang schedule kung sino ang re-releasean ng tsyeke? Nagbigay po sila ng Google form na kailangan naming fill upan. Nandun yung name ng student, grade level na papasukan niya sana ngayong school year, tsaka po yung name na ilalagay sa tsyeke. Oh. Nailagay ko naman po yung tatlo. Nagulat lang po kasi inyalam po, wala daw po yung tsyeke namin. May mga kasama din po akong parents na ang aga nandun, halos kasabayan ko, wala rin po yung tsyeke. Samantala, binawi na ng Quezon City Government ang business permit ng Kolehiyo de San Lorenzo dahil sa isang paglabag sa building code. Sinabi ni Mayor Joy Belmonte na itinayo ang eskwelahan sa ibabaw ng creek. Naku, ay matagal na ho ito. Na nakadagdag sa pagbaha sa lugar. Itinuloy din umano ng eskwelahan ang paghahanda para sa pasukan kahit ibininta na ang ng may-ari ang property.